Peck and Klay Thompson nga mga idol, naloko ang Warriors security bago nga mag-umpisa ang Game 5. Ito nga ang taong ginaya si Klay Thompson mga idol ay isang sikat na YouTuber sa Amerika kung saan meron na nga siyang 8 plus million subscribers. Dati pa man mga idol ay kilala na nga siya na ginagaya itong si Klay Thompson dahil halos kamukhang kamukha nga sila mga idol since 2017 pa nga yan. At ngayon 2022, ngayong NBA Finals mga idol ay nakapasok pa nga siya mga idol sa Warriors Arena sa Chase Center. Tapos nakapunta pa nga siya sa court mga idol nang walang sumasaway sa kanya nang dahil lamang sa sobrang kamukha niya si Klay Thompson. Inakala ng mga security mga idol pati na rin ng mga staff doon sa Chase Center siya talaga si Klay Thompson. Nakapag-shooting pa nga siya talaga mga idol sa actual court ng Warriors. At in fairness naman sa kanya mga idol, nasushoot niya nga ang kanya mga 3-pointer. Kaya siguro hindi na rin siya pinagdudahan. Kamukha ni Klay Thompson, tapos magaling na 3-pointer. Pero mga idol, matapos nga niyan ay nabisto nga siya at in-escort out siya ng security. Hindi naman sila naggalit, nagtawanan pa nga mga idol. Pero after niyan ay binigyan nga siya ng letter ng Chase Center. At sinabing banned for life na nga daw siya dito sa Chase Center, pati na rin mga idol sa G League Arena netong Golden State Warriors. Hindi na nga siya pwede mga idol pumasok sa kahit ano pang Warriors game at sa kahit ano pang event na gaganapin sa Chase Center nang dahil nga mga idol sa ginawa niyang ito. Sa tingin nyo ba mga idol, worth it ang kanyang ginawa? Nakapasok sa Chase Center nang walang problema at dire-diretso lang, nakapag-shooting pa sa Warriors court talaga. Tapos naging viral pa nga siya mga idol at dumami ang kanyang views sa video na ito. Worth it nga bang lahat ng ito mga idol para sa band for life niya? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At sa ating next balita nga mga idol, parang nahiya na si Anthony Davis at ngayon ay nag-ensayo na nga siya. Balik na siya sa court mga idol at kasama niya ang sikat na trainers na si Little Shooter. Ngayon ngang araw nga mga idol ay pinost na itong shooting coach na ito na nag-ensayo sila ni Anthony Davis. At mukha nga pinractice na AD mga idol ang kanyang mid-range at pati na rin ang kanyang 3-point shooting. Matapos nga na last season ay itala niya mga idol ang kanyang lowest 3-point percentage since sumali nga siya sa Lakers na 18% lamang. At ayon nga mga idol dito sa mga Lakers fans, nabuli nga daw nila si Anthony Davis na bumalik na sa court. Matapos maraming nga mangbatiko sa kanya mga idol pati na rin mga NBA analyst na kahit tagal-tagal ng araw ay hindi pa muling nag-e-ensayo si AD sa court. May possibility naman mga idol na ito talagang si AD ay bumalik na sa court dahil nga sa mga sinasabi sa kanya ng mga Lakers fans. Pwede rin naman nakaschedule talaga na ngayong araw na babalik si AD pagdating sa basketball training. Pero kahit ano pa nga mga idol ang dahilan ng pagbalik ni Anthony Davis sa pagte-training ng basketball skills niya ay maganda nga makita balik na nga siya sa gym at nag-e-ensayo at nagde-ready for next season. At para nga sa ating next at balita ng mga idol, binalaan nga neto ni Draymond Green ang team ng Boston Celtics about dito kay Stephen Curry at sa kanyang pwedeng gawin sa Game 6. Matapos nga ng worst shooting night neto ni Stephen Curry mga idol kahapon kung saan shooting nga ay 0 out of 9 sa 3-pointer, 7 out of 22 sa field mga idol, 31% field goal percentage ay sabi neto ni Draymond Green, ito daw si Steph ay livid going to Game 6. Galit nga daw na papasok itong si Stephen Curry at maglalaro sa Game 6 matapos ng kanyang ganitong shooting. Gusto ngang bumawi neto ni Stephen Curry mga idol matapos nga ng ganong performance niya. At alam nyo ba mga idol, historically, kilala itong si Stephen Curry na magaling nga pagdating sa kanyang mga bounce back games. Example na lang noong 2016-17 season, laban nga nila yon sa Lakers, shooting niya 0 out of 10 sa 3-pointer. Tapos next game nga mga idol, 13 3-pointers ang nashoot ni Stephen Curry, setting an NBA record noong 2017. Kaya nga kung ako sa mga Warriors fans mga idol, iahanda ko na ang aking sarili mga idol para nga sa isang explosive game nito ni Stephen Curry. 1 hour before the game, nakaupo na ako mga idol at ready na nga manood. Handa na ang mga popcorn dahil Stephen Curry will put on a show. Ayun nga mga idol, dito kay Draymond Green, pati na rin kay Steve Kerr sa kanilang interview. Inaasahan nga nila na itong si Stephen Curry will have a big game ngayong Game 6 sa parating nga na Biyernes. Pero anyways nga mga idol, tanong ko nga sa inyo, sa tingin nyo ba'y magkakaroon ng malupit na bounce back game itong si Stephen Curry sa Friday? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At sa panghuling balita nga natin mga idol, Chicago Bulls, ititrade nga itong si Kobe White pati na rin ang kanilang number 18 pick ngayong NBA draft. Ito kasing si Lonzo Ball ay parang na-take na ang point guard spot mga idol neto ni Kobe White sa Chicago Bulls. At parang nasa awkward spot na nga itong si White mga idol. Hindi nga alam ng Chicago Bulls mga idol kung paano nga siya isisingit sa rotation.
Ngayong etong si Lonzo Ball ay magaling na nga offensively, magaling pa defensively. Parang kinuha na nga talaga ni Lonzo, mga idol, ang spot neto ni Kobe White sa Bulls. At ngayon ay hinahanapan na nga siya ng trade kasama ang kanilang 18th pick ngayong 2022 NBA Draft. At yan ang nga lamang din muna, mga idol, para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!